Market is up by 100 points. Jollibee is up by more than 12% today. Anong nangyayari? Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! So today, gagawa tayo ng kauna-unahan po no, na edition ng Market Summary and Highlights by Tito Vlogs. So dito sa Market Summary and Highlights, so bibigay lang natin yung summary no, ano nangyari do sa index natin, sa market natin, and ano yung mga highlights no, ano yung mga things, companies o events na worth it na i-highlight para sa araw na to. Okay, pero bago yan, syempre kung napadaan ka lang dito sa channel na to o dati ka nang nanonood, paki-click mo lang yung subscribe button na yan, no? Yan. Okay, tapos click mo na rin yung bell para ma-notify ka doon sa mga susunod pa na vlog na gagawin natin. Ugaliin mo lang, no, mga titos and titas, ugaliin nyo lang na manood ng vlogs ni Tito Vlogs, no? Para ma-familiarize kayo doon sa mga terms na ginagamit natin sa stock market, no? So, ma-familiarize kayo sa market as a whole, no? I can still remember some 12 years ago nung nagsisimula pa rin ako mag-trade. Araw-araw ko nagbabasa ng business page no, ng dyaryo, no, kasi wala pa namang masyadong internet noon, ano? Wala pang Facebook, wala pang YouTube, no? So business page ng dyaryo binabasa ko. Akalain mo si Tito Vlogs, no, dati puro Avante lang ang binabasa. Noong nag-aral ako ng stock market, napili talaga ako magbasa ng Inquirer, no, tsaka Philippine Star na business page, no. So inaraw-araw kong basahin 'yon, tapos sa internet may mga materials din na mababasa. So everyday nagbabasa ako hanggang sa medyo naging familiar tayo after some time no, sa mga terms na ginagamit. So I suggest mga titos at titas na bago ka pa lang dito sa stock market, no, so araw-araw yung panonood ng Tito Vlogs hanggang sa ma-familiarize ka dun sa mga terms and Tito moves na ituturo ko. Okay, so game na tayo. So yung market natin today, Monday, first trading day no, after Holy Week, okay, nag-close tayo ng 5,610, up tayo ng 100 points. Ayos, yehey, okay, no? So, 100 points ang in-up natin, ang total value o volume no, na trade na shares is 539 million shares ang tin-trade, okay? Pero, meron pa rin tayong net foreign selling, no? Ibig sabihin yung mga foreigners, mga foreign funds, no, nagbebenta pa rin sila ng shares ng Philippine stock market, no, yung mga companies sa PSEI binebenta pa rin nila, no. So ang net foreign selling natin is 587 million. Okay? So yung mga foreigners, mga titos and titas, sila po yung mararaming pondo kadalasan na nagdadala dito sa atin kung bakit minsan umaakyat o minsan bumababa yung presyo ng isang stock. Okay? So, sa ngayon, good thing, no? Kasi kahit na nagbenta sila, up pa rin tayo ng 100 points. Ibig sabihin po nito, yung mga locals natin, no? Tayong mga Pinoy, no? Yung mga local buyers, agresibo. Agresibo sila, no? Sinalo nila itong 587 million shares na binanto nitong mga foreigners. Okay? So, ano kaya ang nakikita nila? No? Ano kaya ang nakikita nila? Okay? So, eto. So, simulan natin. Papakita ko sa inyo yung chart. Ano nakikita nitong mga foreigner, nitong mga locals natin? Okay? So, eto ngayon, yung chart ng PSEI, no? Ngayong araw. So, kung pinanood nyo yung isang vlog natin about stock market bottom, no, ito po, minimimik niya rin pa rin hanggang ngayon yung ginawa niya nung last 2008, nung nasimula yung recession natin. No? So, hanggang ngayon, ginagaya pa rin po, 2020 na gaya-gaya pa rin. Ano? So, ganun pa rin po yung ginagawa nitong chart natin sa 2020. Okay? So, ano ang worth na pag-usapan dito sa chart na to? Okay?
So kung makikita nyo po, dun sa isang vlog din natin about practical charting, no, yung napakasimpleng pagbasa ng chart, hinighlight po natin doon na itong yellow line, which is sa exponential moving average na 13, and then yung SMA, simple moving average na 20, yung red, okay? So pag nagko-cross yung yellow tsaka red, paakyat, okay, bullish sign, okay? So pagka nagko-cross naman pababa, bearish sign. So worth highlighting po, no, na noong April 8, Wednesday, no, bago magsara yung week, no, ng market, nag-cross po siya. Okay, ganyan, tanong, Tito, eh bakit bumagsak yung presyo kahit na nag-cross? Okay, so eto po explanation dyan. Kasi po, long weekend. Okay, so Wednesday tayo nagsara, no? Thursday, Friday, wala pong trading. So normally, yung mga titos and titas natin, stock market player, eh, nagsisafety yan, no? Safety muna, kasi hindi mo alam ano pwede mangyari, mahaba yung week, yung weekend, eh, no? So normally, nagsisafety sila. Okay, so kaya hindi umakyat. So ngayong araw, binawi niya. Okay, so kaya up siya ngayong araw. Ayun, mga titos and tita. So bullish na siya kasi nag-cross na po siya, di ba? So ngayon, hanggang saan pwedeng umabot itong bullishness na to on a daily, no? On a daily basis, no? So ito po siya, mga titos and titas. Tinitingnan natin, ito ang kanyang next resistance. Okay? Ito, itong blue, yan. Pasimplihin lang natin, simple lang naman po kasi itong charting, eh, no? Yung blue line na yan, which is nasa area ng 6,400 area. Yan po yung next resistance na pwedeng mauntog yung presyo natin ng PSEI. Okay, ngayon, another tanong, Tito, kaya bang maabot yan? Okay, based din po dito sa technicals na nakikita natin, okay, etong MACD, itong nasa baba po, yan po mga titos and titas, yung MACD po na yan. Okay. Ito po kasi, usually, okay, umaakyat din siya habang umaakyat yung presyo. Okay? So ngayon, kadalasan din po ito nauuntog dito sa zero. Okay, yan, zero. Nakikita niyo po yung zero. Ayan, ito, yan, zero. Eh ngayon, nandito pa lang tayo sa negative wave. Negative 200, din, no? Level. So meron pa tayo, no? Hanggang zero, okay? At the same time, yung presyo natin, okay, malayo pa rin dun sa resistance na 6,400 area. Okay? So, meron pa, no, based on technicals, meron pang pwedeng iakyat ito at kaya pa, may gasolina pa, okay? Ngayon, after that, eh, we have to study it again, okay? Ito pang day trader lang po, mga titos and titas, ano? Kung day trader ka, ito, everyday talaga tinitingnan mo yung chart, eh, kung puposisyon ka ba o hindi, okay? So, yun po, yung mga day traders natin, mga titos and titas, observe nyo po yan. So, kung kakayanin, so, pwede po kayo pumusisyon ng konti, no? Para ma-experience nyo itong resistance na sinasabi ni Tito Vlogs, okay? So, yun po yung nangyari sa market natin today. And one of the highlights also, eh, syempre, yung bida ang saya, no? Si Jollibee. Ayos. Eh, up siya ng 12.5% lang naman. Anep. So, talagang binomba. So, eto. So, sisilipin natin. Eh, bakit ba option 12.5%, no? So, ayun po, oh, mga titos and titas. So, papakita ko po sa inyo ulit, ano? Simple lang po talaga mag-chart, no? Ayan po. Nag-cross din po yung yellow sa red. Ayun, up siya. So, halos pareha sila ng PSEI. Okay, so, nag-cross yung yellow sa red. So, they bullish. O, they up siya ng 12.5%. Kaya, ano, saan pwedeng ano next na resistance? O, ito rin pong blue. Okay, so, ano yung blue? Anong presyo yung blue? Nasa 154.55, no? Nando sa area na yan. So, anong presyo ngayon? O, nag-close siya ng 135. So, meron ka pang room na mga 20 pesos na kitaan, ano? So, ikaw, dito, mga titos at titas, kung iniisip mong pumusisyon, eh, iisipin mo, eh, worth it pa ba yung 20 pesos na yan? Okay? So, yun po ang, ganyan po ang laruan, ano, mga titos at titas. Ngayon, ang tanong kay Tito, no? Tito, kaya ba yan? May leg pa ba? Meron pa ba? Kaya pa ba ma-reach yung 155? Okay? Eto po, mga titos and titas, no, same din po dun sa PSEI. Etong MACD niya is still below zero. Okay? Parehas na parehas, eh, no? Ayan, no?
nasa 111, no? 11. Okay, so may room pa rin na iaakyat siya. And ang isa pa pong indicator kung bakit tingin natin eh kaya pa sumipa nito ay ito pong letter D na nakikita nyo rito. Ayan, letter D. Highlight natin. Ano yung letter D? Yan po yung dividends. Okay, so si Jollibee po, talagang nagmimigay na saya, namigay po ng dividendo. No? Mamimigay po siya ng dividendo it, sa April 22, pag hawak mo yung stock, no? April 22, no? Kung hawak mo yan, yung ex-date na tinatana, nakikita natin dyan, kung hawak mo yung stock hanggang April 22, mabibigyan ka ng dividendo. Okay, so, ngayon, hindi sa April 22 ibibigay yan. Yan po yung payment date, May 22. So, antay ka ng isang buwan. Ano? So, basta hawakan mo lang siya hanggang April 22. So, based on experience po ulit, no, pag may mga ganyan, yung mga players, no, eh, kung gusto kumuha ng dividendo, aantayin nila, hahawakan nila. Hawakan mo lang yan. No? Hawakan nila yan hanggang sa dumating yung April 22. Ngayon, pagdating ng April 22, ano ang mangyayari? Boom! So, boom! No, pwede mo bumagsak, no? Kasi pwede mo na ibenta eh, no? After April 22, pwede mo na ibenta yung stock, no? So kung pero may dividend ka pa rin. Okay? So kung doon sa tanong kung kaya pa ba, may leg pa ba? Mukhang meron pa po, no? Kasi unang-una, malayo pa yung MACD at pangalawa, malayo pa yung April 22. Okay? So yun po mga titos and titas, yung ating stock market summary and highlights for today. Okay, so I hope may natutunan na naman kayo kay Tito Vlogs, ha. So, huwag mong kalimutang i-like and subscribe and i-share na rin itong video na to para marami pa tayong matulungan ng mga titos and titas natin na makaalam about practical finance. Okay, thank you for watching and God bless you.